Welcome back again sa ating channel, mga kababayan. Nandito na naman tayo, magbabahagi na naman po sa ating nalalaman upang makapagbigay na naman tayo ng karagdagang kalaman tungkol po sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. So tayo po ay magbabahagi na naman at magbigay na naman sa inyo ng mga marker na siguradong may laman sapagkat ito po ay galing sa mga Japanese Treasure Code. At atin po itong ibabahagi sa abot po ng ating makakaya. So ito pong mga sign na ito ay may mga karga po, mga kababayan. Kapag makakita po tayo ng mga ganito, ito pong mga sign na ito ay may laman. Tiyak na may laman at may nakabaong kayamanan. So kapag nakakita tayo ng mga ganito, katulad dito mga kababayan, may makita tayong tatlong star. Kapag nakakita tayo ng tatlong star, hindi ibig sabihin yan ay bumbang tatlo. Yan po ay nagsasabi ng Yamashita Treasure. So, hindi po lahat ng star na ating makikita sa bato ay bumba po mga kababayan. So, pag tatlo yan, yan po ay nagsasabing Yamashita Treasure. So, treasure po yan na ibinaon po kapag makita tayo ng tatlong star. So, sabihin natin, paano yung dalawang star? Yung dalawang star, apat na star, wala po tayong nakita ng mga Japanese code na ganyan mga kababayan. At ang nakita po natin ay isa at tatlo. At ang isa po ay bumba at ang tatlo po ay tinatawag na Yamashita Treasure. So, pangalawa po mga kababayan, itong X na ito, maraming nagsasabing, ano nga ba ang kahulugan ng X? Napakarami pong kahulugan ng X. Ang X po na ito ay malaki po ito na X na kung saan na minsan mga bangkay po na tao ang kanilang ginagamit dito na kung saan ipinapatong nila na nag-X at mayroon namang mga kahoy na kanilang inilagay na kung saan naka-X at mayroon namang iginuhit sa bato na minsan ay naka-X. So ang kahulugan po nito mga kababayan na nagsasabing deposito o deposit, yan po ay nagsasaad ng treasure po na kung saan naibaon po sa paligid na kung saan siya ay naitatak. So ibig sabihin deposit po ang kahulugan ng X mga ka-TH. So marami pa po tayong makikitang sign na confirmation po sa paligid niyan mga kababayan. Subalit ang kanya pong meaning niyan sa Japanese code na nagsasabing deposito or deposit po sa salitang English. So, pag may makita tayong X, yan po ay isang meaning ng deposit. So, pangatlo, itong parang number 1 po na mayroon pong parang letter E at parang 8. Pero hindi siya perfect na parang 8. Kung pagmasdan ninyo, siya ay kakaiba. Kapag nakakita tayo ng ganyan na nakasulat sa bato, siya po ay nagsasabing boxes of gold bars. So yan po ang sinasabi niya na boxes of gold bars. So treasure po ang ibig sabihin niyan kapag nakita kayo ng ganyan. Yun pong susunod, itong X po na mayroong tuldok sa right side. So ang ibig sabihin niyan na treasure at the right side. Treasure po ay nasa kanang bahagi na kung saan siya itinatak. Doon kayo magmi-measure. Kung may makita pa kayong ibang mga sign doon, yun po ang susundan ninyo sa right side po na bahagi. Sunod, ito pong X na nasa kaliwa, ganun din po ang meaning. Kung ang dot niya po ay sa kaliwa, treasure at the left side. So, ibig sabihin, nasa left side po ang treasure kapag nakita ninyo ng X na may dot po sa gilid ng nasa left side. So, ibig sabihin, nasa left side ang nakabaong kayamanan. So, doon po kayo maghuhukay sa may left side po ng X. So, yan pong susunod, yung box po na yan. Sa Japanese code po, ang box na yan ay nagsasaad po ng boxes of gold and treasure and box. So, dalawa po ang kanyang meaning, boxes of gold and treasure and box. Kapag nakaguhit yan sa bato na kung saan ganyan po na parang box. So may mga ganito kasi na hugis na batong malalaki na ganyan na kwadrado. Yun po ay na-explain ko na, yun po yung plating, yung sinasabing engineered
squared area po ng pagplating nila sa kabundukan, yan po ay sinusukat nila sa pamagitan po ng kumpas na nagsasaad naman ng mga lokasyon sa bawat area po ng kabundukan. So yun po ang ating inexplain, yung malaki po na square na yan. Yan po ay mga square na kung saan nakaguhit sa bato. So ang kahulugan po niya, boxes of gold and treasure in box. So pag nakita tayo ng box ng ganyan nakaguhit sa bato or mga bato na box ang hugis, yan po ang kanyang kahulugan na boxes of gold and treasure in box. So sunod, ito pong parang baso na mayroon pong guhit na dalawa. Pag napansin ninyo yung baso, parang baso siya na may guhit siya pong dalawa, treasure po yan na nasa boxes. Na treasure in boxes kapag nakita kayo ng ganyan na parang baso. So nasa box yung treasure. So regardless po sa lalim, hindi natin makukuha ang lalim sapagkat iba-iba po ang mga engineer na kung saan yumari niyan, malalaman na lang natin pag hinukay natin sa pamamagitan po ng mga sign na kung saan atin po matatagpuan sa lokasyon po ng mga treasure sites. So ito po ay ang triangle na kung saan may tuldok sa gitna. So dalawa po ang kanyang meaning, treasure on center, nasa gitna yung treasure kapag may tuldok sa gitna. Then clear deposit. So ibig sabihin, siguradong may laman o may nakalagay roon kapag nakita natin yung triangle po na mayroong tuldok sa gitna. Pasensya na po kayo sapagkat ang aking triangle ay hindi masyadong perfect sapagkat isinulat ko lamang yan sa pintil pin, mga ka-TH. So yan po ang kanyang kahulugan, dalawa po ang kanyang kahulugan, mga ka-TH. So pumunta po tayo doon sa susunod na page, ang atin pong ipapakita sa inyo, ito ay marami ito, mga ka-TH. So kapag makita tayo ng bilog, bilog siya, circle siya, tapos may tuldok siya sa gitna. Then mayroon tayong makita na half naman na bilog na mayroong tuldok sa gitna na nakataob at nakapatagilid na may tuldok po sa may mga sa gitna, sa gilid, sa baba konti kasi yung rock enclosed treasure ay sa gitna talaga. Ito ay mapapansin ninyo ay medyo na sa baba siya ng kaunti yung letter C. So maaaring mapagkamala natin to na rock enclosed treasure pero hindi sapagkat yung kanyang tuldok ay medyo sa baba. So ang ibig sabihin niyan ay treasure under. So nasa ilalim daw ang treasure kapag nakita natin yung tatlong sign na yan. So pari-parehas ang meaning niyan. Treasure under po pag may nakita tayong circle tapos may tuldok sa gitna, then half circle na pataob na may tuldok sa gitna at letter C na kung saan may tuldok malapit sa gitna. Yan po ay kahulugan niya ay treasure under, mga ka-TH. So tandaan po natin yan. Mahalaga po yan. Ito pong number 2. Siguro ilan sa ating mga treasure hunter ay may nakita ng number 2. So ang kahulugan po ng number 2, mga ka-TH, ay sure deposit of treasure. So ibig sabihin siguradong may treasure kapag nakakita tayo ng numero 2. So para siyang kakaiba na pagka numero 2, medyo pahaba. So pag may nakita tayo na ganyan, sure deposit of treasure. So siguradong may treasure, mga ka-TH, pag nakita tayo ng ganyan. Ang sunod, ito ay Japanese character na parang payong na may parang letter C sa gitna. May dalawang guhit sa ilalim at may isang guhit naman sa left side. So ang kahulugan po niyan ay gold deposit po, mga kababayan. Siguradong gold deposit yung Japanese character na parang payong na may letter C. So yan po ang ating tatandaan at titingnan natin sapagkat mahalaga po yan dahil maaring hindi natin alam na ginto na pala yung nakatatak dyan na hindi ninyo nalaman, nasipa-sipa nyo na lang yan at hindi ninyo alam. So mahalaga po ang may alam, mga kababayan, mga ka-TH. Sunod naman ay itong triangle na wala siyang tuldok, walang kung ano-ano, basta triangle lang. So marami tayong mga
vlog tungkol po sa triangle. So balit ito pong ating ibahagi ngayon ay isang accurate na sign po na mula sa Japanese code na kung saan nagsasabing treasure in the middle of the tree or in the middle of the rock. Ibig sabihin, ang treasure daw ay nasa gitna ng kahoy or nasa gitna ng mga bato or bato. Nasa gitna ng bato, sabi niya. So, ibig sabihin, pag may makita tayo ng triangle na ganyan, hanapin nyo lang ang nakatriangle na mga punong kahoy at doon daw sa gitna ng mga nakatriangle na punong kahoy at mga nakatriangle daw na bato, doon sa gitna kayo maghuhukay, nandoon daw ang treasure. In the middle of the tree or rock triangle, ibig sabihin, doon kayo maghahanap sa gitna ng kahoy, sa gitna ng kahoy or sa gitna ng kabatuhan na nakatriangular. So, hanapin ninyo yung mga nakatriangular na punong kahoy, nakatriangular na bato, doon kayo maghahanap, mga katiits. So, yan po ang kahulugan yan. Sunod, ito, mahalaga ito. Itong hugis puso, mga katiits. Marami itong hugis puso, marami tayong makikita na heart sign na kung saan na marami ang nagtatanong, may mga hugis puso akong natuklasan, may mga ganito akong natuklasan. So ito na po ang ating ibahagi sa inyo. At unti-unti po nating ini-improve ang ating ibabahagi sa inyo sapagkat vlog po ito at hindi natin lahat ibabahagi at atin pong unti-unting isasalaysay sa inyo sa pamagitan po ng pag-vlog. So, sunod ay heart. Ang ibig sabihin ng heart ay rich object was buried. Ibig sabihin, yaman na mga bagay na kayamanan na kung saan ay binaon. So, ibig sabihin, pag nakakita tayo niyan ay treasure yan. Ibig sabihin yan, nasa treasure site kayo. Treasure yan. Kayamanan na kung saan ibinaon po ng mga Hapon. So heart ay meaning din ay treasure or kayamanan. May mga ibang meaning pa yan. Right here. Dito na. So yan po ay isang meaning na kung saan nagpapatunay na treasure. So ibig sabihin, sure deposit of treasure po ang heart na sign, mga katiits, mga kabayan. So hanggang dyan lang po ang ating ibabahagi sapagkat kung ubusin po natin ay wala na tayong ibabahagi sa susunod. Kaya hanggang dito na lamang po ang ating maibabahagi sa inyo at maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pagsubaybay po dito sa aking channel. Maraming salamat po ulit.